bago siya papayag na magbigay ng sustento sa kanyang kinakasama, kailangan sex muna. Ang masaklap pag hindi pumayag, bugbog sarado yung kanyang girlfriend, pati yung bata na dadamay. Kausapin natin si Miss Charissa Celendonio. Ito yung nagreklamo. Ma'am Charissa, magandang umaga pa lang pala, Ma'am Charissa. Okay, ang pangalan po ng inyong live-in partner ay si Kevin. Ano po yung ginagawa niya sa inyo? Gusto ko manggaling mismo sa inyo. One time lang nagbigay ng sustento, nagbigay ng 7K. Ang gusto niya pong mangyari, kapag hiram niya po yung bata, gusto niya po lagi po ako. Kasi po, pag sumasama ako, dun niya po ako pinipilit makapag-set sa kanya. So, bago siya magbigay ng sustento sa inyo, gusto niya ng set muna, tama? On pa po yan, on niya pa po gusto yan na mag-set muna kami bago siya. So, tapos naulit na po ulit ngayon kasi naging walay na po kami ulit. Umalis na po talaga ako sa bahay nila. Ayoko na po talaga kasi niloloko niya na naman po ako ulit ng bababae na naman. Ng babae na naman. February pa lang po. Okay. Ng babae na naman. Okay. Tapos nangihingi po ako ulit ng sustento. Ganun po ulit yung set up. Which is yung ganun nga po na set muna bago siya magsustento. Nung nagbigay po siya sa akin last time ng 7K, sapilitan pa po yun. Nung ayoko pa makapag-set sa kanya, binabawi niya pa po yung 7K. Which is, okay. Sabi ko pa sa kulang pa to kasi wala akong work yun. Sabi ko, nakikiusap ako tayo na magsustento ka ng buo sa bata. Kasi kung meron lang ako trabaho, alam mo namang hindi kita ginagambala. Kevin, magandang umaga po sa inyo. Kevin? Yes po, magandang umaga po. Masagutin ko po yung side para sa side ko. Kasi ang nakikita nila sa social media, sige po, yung kasiraan ko lahat. Okay. Sige po, ano po yung side po ninyo na gusto niyo pong sabihin, sir? Dapat di niya na ginawa yun kasi internal problem ng family namin to. Amin lang to dapat discreet siya. Okay. Siguro, sir, kaya siya napatawag sa amin. Yes, I agree with you. This is internal problem na should be solved by you and her. Pero yes, siguro, sir, pumunta sa amin sa last resort, ginawa niya lahat ng pwedeng gawin para ma-solve itong problema ninyong dalawa. Ngunit, hindi ka siguro... Actually, sir, nakikipag-cooperate po ako sa kanya nung kinatakot pa lang po niya ako. May voice call kami na nirecord ko na nagmamakaawa ako sa kanya. Pumunta pa ako sa kanya nung isang araw, nagmamakaawa sa kanya nung gabi. Inatawanan lang ako niya habang nag-apologize ako sa kanya sa harapan pa ng boyfriend niya na naka-video call silang dalawa. Okay. Sandali po, sir, ha? Patas po kami dito. Ma'am Charissa, pakisagot. Apo. Ano po kasi, ganito po yon. Bago ko po i-post yan, may tumawag po kasi sa akin babae. Babae na ma'am, pakisagot. Sabi kasi ni sir, ginagawa niya po lahat, yung tema po ng kanyang panig, ginagawa niya lahat, makipag-usap sa inyo, nagmamakaawa pa siya na para maayos yung problema niyo. Pero sa kabila niyan, mukhang ikaw ata ay very uncooperative, yung sinasabi ni sir. Hindi po, kasi ang gusto ko po, may gusto pa akong mangyari. Kasi po ako po yung sinisiraan niya sa ibang na nalalaki daw po ako po daw yung nananakit. Pero ma'am, sandali ha, may boyfriend ka ba bago ngayon? Opo, may boyfriend na po ako. Okay, totoo ba yung sinasabi ni sir na habang siya ay nagmamakaawa sa'yo, nandiyan yung boyfriend mo sa tabi mo at pinagtatawanan niyo siya? Hindi po namin siya pinagtatawanan. Okay. Apo. Hindi nangyari yun. Ano po kasi sir, pinagtatawanan ko po siya kasi niyayakap niya po ako at sinasabihan niya po ako ng mahal na mahal pa rin kita. Ayoko lang ganun. Gusto ko makipag-usap ng maayos sa kanya pero ganun po yung gusto niyang mangyari. Akala niya po mauuto niya pa po ako sa ganun eh. Okay. Sir Kevin? Po siya na pauwi siya. Sinaraduhan niya na ako ng pinto. Gusto ko pa rin makipag-usap kasi gusto ko masettle yung post niya. Gusto kong tanggalin niya yun. Kasi kahihiyan ko yun. Hindi ba siya nahihiya sa bata? Hindi ba siya naawa sa bata? Nadadama yung bata. Ma'am, gusto mong sagutin? Gusto mong mag-usap kay ma'am? Ang nangyari kasi, ang gusto ko po mangyari, mag-public apology po siya. Kasi po, yan ang hindi ko gagawin. Yan ang hindi ko gagawin. Sinabi sa akin ng attorney ko yan, hindi ko gagawin yan kasi hindi ko naman talaga ginawa yan. Kasi lahat naman po ng pinost ko doon, totoo naman po lahat yun. Okay, so isa-isa natin po yung reklamo niya, no? Na sinabi niya po sa amin, Sir Kevin. Ang sabi niya, yes, hindi rin po kayo nagbibigay ng sustento. The only time kayo po magbibigay ng sustento kapag... Tingnan niyo sa bank account niya. Sa kanya pinapadala ng president namin yung sahod ko. Sa bank account niya. May mga resibo po kami and okay. I can justify that. Pero kinukuha niya po yung ATM ko. Doon niya po kinukuha. Isang beses ko lang kinukuha yun. Why? Ma'am, excuse me.
Totoo ba na yung sustento para sa iyo ipinapadaan sa bangko mo at yung presidente mismo ng kumpanya ang nagpapadala? Opo, nagpapadala po sa bangko ko. Pero yun po, last month pa po yun. Ang sabi mo kasi sa research, bago ka padala ng pera, sustento, humingi muna na makipag-s*** itong si Mr. Kevin. Opo, pero okay pa po kami that time eh. Okay pa po kami, maayos pa po kami nung binuhulog po dun sa bangko ko. No, ma'am. Excuse me. Sorry po, ma'am. Sorry. Opo. Hindi, gusto ko lang linawin dito dahil ang sabi mo sa aming research, bago ka bigyan ng suporta nitong si Sir Kevin, ang gusto lang muna niya ay makipag-sex ka. Pag hindi ka makipag-sex ka niya, binubugbog ka niya. Kaya mo panindigan yan. Ito na po last month ko. Ito na po yung gusto niya mangyari. Kailan po yung last month? Anong araw po yun at anong oras nung gawin niya yun? Nangingi ka ng sustento, sabi niya, sige, bago kita bigyan ng sustento, sex muna. Nung hindi siya pumayag, binubog ka. What time and what date at saan nangyari? Ganito po kasi yung nangyari, sir. Ganito po. Bago po, sustento po siya, nagbigay po siya ng 70 sa akin last month. Pagkabigay niya po sa akin, sabi ko, bakit kulang? Sabi ko. Tapos, pag hinihiram na po yung bata, kasama po ako lagi. Pag kasama po ako, syempre po sumasama ako kasi baka anong gawin niya sa bata. Pagsama ko po, pag andun po kami sa QC, doon niya po ako pinipilit makipag sa kanya. Kahit ayoko po. Kailan nangyari ito? Nung last month lang po. Last month. Anong araw? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, weekend? Kalimutan ko po eh. Wait lang. Okay. And saan lugar po ito? Sa QC po. Sa Pag-asa po. Sa Pag-asa? Saan yung bahay? Kaninong bahay? Bahay po nila. Kasi hinihiram niya po yung bata. Okay. Bawal po So sabi niya, bago bigyan kita ng pera, mag-sex muna tayo. Nung hindi ka pumayag, binugbog ka. Yung kasi sabi mo sa research namin eh. Opo. Totoo yun? Nangyari yun? Alright. Opo. Sir Kevin. Alam mo yan, Kevin. Huwag kang magsinungaling. Sir Kevin. Hindi po yan totoo. Matagal na po yung nangyari sa aming, nasaktan ko siya. 3 years ago. Tapos nasettle namin yun. Okay na okay kami. Ginawa ko lahat. Hindi ko na sinasaktan. Ako ang sinasaktan niya lagi. Tiniis ko yun para sa bata. Pero ano sabi sa akin ng nanay ko? Yan ang sinasabi ko sa iyo. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, layuan mo na 'yung babaeng 'yan kasi bakit? Papahamakan 'yan. Okay. Grabe. Sir, dapat mo pinakinggan 'yung nanay mo. Dapat sir, it's between you and her kasi kuminsan yes. Pag may kailangan po bigyanan. Hindi ko pinakinggan, hindi ko pa rin siya hiniwala 'yan. Tanungin niyo po 'yung tatay niya. Nagmamakaawa ako sa nakipagbalikan sa kanya lagi, all the time. Bakit ganoon? Napakasinungaling mo. Huwag kang umiyak, cha. Huwag kang umiyak. Meron ako mga voice clip dito ng ating tawag. Bakit? Nasabi mo, huwag na ako magsustento. Last na yan, minura mo ko. Narinig lahat ng taong bayan to. Pag ito nilabas ko, patay ka. Yung baho mo naman ang lalabas ko. Pero anong ginawa ko? Pinotektahan pa rin kita sa lahat ng kahit ganun pa mangyari. Pinotektahan pa rin kita yung pangalan mo kasi ayoko mapahiya ang pamilya natin. Hindi ko nilalabas yung baho mo. Huwag kang umiyak dyan, please lang. Huwag kang umiyak dyan. Huwag kang humingi na simpatsya sa mga tao. Hindi nila alam kung anong side ko. Kung anong pinaghirapan ko, nagsustento ko sa inyo na maayos. Diba ang sabi mo sa akin, nung gabi nag-usap tayo, nung isang araw lang, nung gabi tayo nag-usap, sabi mo, hindi mo ko ipapatulto kapag mag-sorry ka sa family members ko. Nag-sorry ako sa nanay mo. Okay, sorry lang. Sir, ma'am, nagkakasabay-sabay kayo. Sir, inamin mo na sinaktan mo si ma'am kaya lang matagal na. Tama? Opo. Nasettle po namin yan. Okay. So ibig sabihin, sir, talagang nananakit ka. Yun nga lang, hindi kasi sinasaktan po niya ako. Hindi naman ako baliw, hindi naman ako idiot para saktan ng isang babae nang walang ginagawa sa akin. Grabe po yung ginawa niya sa akin bago ko gawin sa kanya yan. Sinasakal pa ako. So sir, sinaktan mo siya, so idiot ka. Kasabi mo hindi ako idiot para manakit. So nanakit ka, inamin mo kanina. Hindi so yun, idiot. Sinel-defense ko lang po yung sarili ko. Inamin mo kanina na sinaktan mo at hindi mo na inulit. Now sir, yung pinakalatest na sabi ni ma'am na sinaktan mo siya sa may Pag-asa, nangyari ho ba yun? Hindi po totoo yun. Hindi sa Pag-asa po yun. Sa Marikina po yun. Alam na mga kasama namin okay. Sa apartment. So sa Marikina, police, yun yung dahil. Ginagawa sa akin ng ni Chacha. Kung anong ginagawa sa akin ni Chacha. Naririnig nila, pati yung okay. Landlord ng bahay, alam yung ginagawa sa akin ni Chacha. Pagtanong sila, yung mga okay, police sir. Doon. Kasi lang bababae ka! Nang bababae ka! Gusto mo bang kunin yung babae mo ng yaya ng anak natin? Di ba? Wala tayo naging yaya ng anak natin na babae ko. Please lang po. Sinungaling ka! Sinungaling! Nagpapakalalaki ako dito. Sinungaling ka! Sir, ako talaga'y concerned doon sa... Kaya nga kung napansin nyo, inulit-ulit ko yun, sir. Ito for the third time. Fourth time na siguro ito.
Yung bang, bago ka magbigay ng suporta, sir, humingi ka muna ng sex. Hindi po. Nangyari ba yun? Hindi. Hindi po, parang ano lang, siguro may times na siyempre, affected pa rin ako sa kanya. Pero never naman yung pagkatapos kung bago ko ibigay yung sustento, mag-iaya ako ng ganun. Hindi po. Ito pa sir, sabi niya sa akin, iba pa rin yung p*** sa iba. Yan yung lagi niya sinasabi sa akin, kaya ako pinipinipin ako mag-s***, diba? Hoy, hoy. I'm sorry. Hindi totoo yan. Huwag kang ganyan. Sir, ilabas na natin. Sir, sir, sandali, sir, isang lang sir, ano? Nagpakita sa amin ng mga litrato ng mga pasa sa kanyang katawan, which just show na talagang kayo po yung nanakit. At recently lang po itong mga litrato ng mga hindi pasa po, niya. Hindi po yan recently. Hindi po yan recently. Ayan po. Kailan nangyari ito, ma'am, itong mga pasa? 3 years ago po yan. Alam po yan dun sa Marikina. Dun kami. Ayan, sir. Oh, nangangagat ka pala, sir? Ma'am, kinagat ka? Ano po, sorry? Opo, ma'am. Kinagat niya po ako. Kinagat niya po ako sa likod. Ayan, o. May kagat po sa likod. So, nangangagat ka, sir. Hindi po. Ayan, sir, o. Bakas na ngayon. Kinagat pa! Kasi... Ayan, o. Sa likod, meron pong kagat si ma'am. Bakas po ng mga ngipin. Opo. O, ba't mo siya kinagat? Yan bang self-defense? Hindi ko po alam yan. Hindi mo alam? Sa likod mo siya kinagat. So, ibig sabihin, siya dapat ang lumaban as a self-defense dahil patalikod mo siya inupakan ng kagat. Ayan, sir, o, sa likod. Lalaki, nangangagat. Kasi po, sir, hindi ko po alam yan. Nagkakasakitan kaming dalawa. Sinasaktan niya po ako. Oh, sinasaktan ka niya. Now, sir, kung kayo po ay sabi mo self-defense, dapat sinasangga mo. So, dapat ang mga tama niya... Sinasangga ko po. Ang mga tama niya dapat, sir, sa mga kamay. Opo, opo. Di ba? O dili kaya opo. Sa kanyang balikat dahil pipigilan mo siya. Pero yung pupunta ka sa likod niya para kagatin siya, hindi po self-defense yun. That was an aggressive, alam kasi sir. Nagblanko na po yung utak ko. That was an aggressive attack. Nadilim na yung paningin ko. Hindi ko pati na po yung mga anak niya, sir, may mga pasa din, sir. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Pati yung mga anak, sir. Ako, sir, yung mga anak niya, sir, may pasa. Kasi tao lang naman po. Ano po? Diba? Hindi ko naman po inulit yan eh. Hindi mo na inulit. Alright, tawag mo sa Attorney Garrett para malaman ni sir kung ano yung karapatan niya at ano rin karapatan ni ma'am. Ma'am, nakapag-medical na ho kay ma'am? Na, hindi po ako nakapag-medical nun kasi pinilit ko pong ayusin yung relasyon namin para sa bata. Oh, ayan sir, sinasabi mo, kaya mo ayusin to at dapat dinadinadal sa publiko. Ikaw mismo may kagagawin sir eh. Kasi nga, sir, eh, itong ginawa mo sa kanya, sobra-sobra na hindi niya kaintisin. Kaya, dinan sa publiko para malaman kung anong klaseng battered bago mangyari to. Girlfriend siya. Ayaw po niya makipag-operator. Sir, ibaliktad natin yung sitwasyon. Ikaw po yung nabugbog. Ikaw po yung nakagat. At pagkatapos, nakakapikon pa, mangingi ng sex. Pagkatapos, mamigay ng suporta. Attorney Garrett, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Right. Itong ating complainant, may mga pasa siya sa kamay, balikat, at meron pang kagat bite marks sa likod. Ang sinasabi nitong si Sir Kevin, self-defense daw yung bite marks. Kinagat niya sa likod dahil dinidepensa ang sarili niya, parang ganun luminitaw. And then, pati yung bata, may mga pasa din. At sinasabi nitong si Sir Kevin na hindi na naulit daw yon. Kumbaga, may pag-amin din. So, anong pwede maikaso dito kay Sir Kevin? Well, first of all, sir, no, kailangan natin i-identify na ano ba ang pagka-withhold mo yung suporta without sex. Kasi pasok po yan sa sexual abuse, no, under our Violence Against Women and Children, na pinipilit mo or hinahang mo yung suporta ng bata under yung sexual desires niya. So, dun pa lang, sir, may bouncy na siya. Second, yung pananakit po sir, nakita ko yung pictures, it's very inconsistent with self-defense. Kasi yung titignan po natin yung tama, sa balikat, dito po sa loob ng kanyang braso, pati sa likod, hindi po yun ang tama ng self-defense sir. Kasi when you are defending yourself, usually, ang attacker mo masasaktan sa harap. Dito po sa forearms, o kaya dito po sa ano face area. Pero wala po, no such thing. And mukhang asintado yung tama, Sir Rafi. Or premeditated yung mga bato niya ng pananakit. Okay, so, yung pananakit sa anak? Yes, sir. Yung pananakit naman sa anak, there's child abuse there. Kasi inamin niya, sir, and may pictures nga tayo, may pasayo mga anak nila. Sir Rafi, so yung physical abuse na yun, pasok yun sa child abuse natin under RA 76. Salamat, Attorney Garrett. No Sir Kevin. Yes po, narinig ko po.
Okay, yung bata, sir, oh, may mga pasa, child abuse yan, sir, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sir, hindi ko po sinasadyang masaktan yung bata madama. Hindi mo sinasadya. Hindi, well, hindi mo sinasadya, hit. Sir. Hindi po siya direct. Sinasadya mo, the fact na meron pong pasa yung bata dahil sa kagagawan mo, whether sinasadya mo o hindi, that's child abuse. Ngayon, sir, ikaw pa nagmamalaki kanina. Hindi lang po sa... Nanermon ka pa, sabi mo, dapat hindi na lang dinadala sa publiko. Kailangan dali sa publiko para malaman ng buong mundo kung sino lang sasabi sa inyo ng totoo. Kasi pinapalabas mo, sinungaling itong aming complaint. Nakita mo naman, sir, I was very fair from the start. Grinil ko muna itong si ma'am. E din, nung nakita ko na may basihan talaga yung kanyang sumbong sa amin, then ikaw naman ang grinil ko. Nung ikaw ay grill ko, ipit ka. Lalo pa dun sa bite marks. Sige po. O, di ba, sir? Sir, kalalaki mong tao, nangangagat ka. Huwag ka mangagat, sir. Di ba, sir? Kasi hindi niya naman po kasi alam, sir, yung ginawa niya sa akin. Sir, alam ko po, sir. Alam ko po, sir. Alam ko ang mga lalaki hindi dapat nangangagat. Yan ang alam ko. Walang lalaki dapat ang nangangagat ng babae. Lalo hindi pa, kung, po, lalo pa sir, 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 sir. Lalo pa kung patalikod. That is patraidor. Anyway, ma'am, anong gusto mangyari, ma'am? If ever po ko, pwede pa po siyang makulong sa ginawa niya sa amin mag-ina. Papakulong ko po. Okay. Sige po. Sige po. Huwag niyo po ibabaw ang telepono. Agad-agad po, magsampa tayo ng kaso. Ipapamedical po namin kayo, pati yung bata, ipapasychologist natin, yung bata, para pasok dun sa child abuse. Okay? Apo. And then ma'am, lahat ng klaseng tulong ibibigay namin, kung ano pang pwedeng tulong, may ibigay namin sa iyo. I'll do that. Okay. Sir Kevin, salamat po sa time binigyan niyo sa amin. At good luck na lang po sa iyo. Can I speak po with my side? Okay, sige po sir. Sige, I'll give you 2 minutes, sir. Hindi ko naman po kasi na-admit na gano'n yung nangyari sa kanya. Okay. Hindi ko naman po, hindi ko alam kung sa akin yun, yung pananakit na yan. Okay? Basta kanina inamin mo ngayon, kami. Baka hindi sa'yo galing yung pananakit. Parang biglang umatras na marinig mo, pakukulong ka ng girlfriend mo. Hindi ko na po alam kasi yun, nagblanko na po yung ano isip ko noon. Okay, hindi so nagblanko ka. Hindi ko alam kung paano ka nagpicture ng ganyan. Okay, so nagblanko ka. So ikaw pa rin ang may kagagawan. Kaya lang, nandilim, ang tawag nun, nandilim. Nandilim ka kaya mo nagawa yon. Tama? Hindi ko po sinasabing ginawa ko talaga yung nandun sa picture. So sino may gawa nun? Multo? So ipapatulong pa niyang multo? Kasi ako gusto ko po i-settle to Sir Ralph. Gusto ko po i-settle okay. Talaga to. Sana hindi na kami umabot sa ganito po. Kasi nakikiusap naman po ako sa kanya Okay, ganito sir ha. Ganito sir. Just to show you how fair we are, sir. Listen. Sige sir. Huwag niyo ibabaw ang telepono. Bibigyan ko kayo hanggang Monday. Okay? Mag-usap kayong dalawa. Pagdating ng Monday, babalikan namin si ma'am. Pag sinabi ni ma'am, tuloy ang kaso, dediretso kami sa fiscal's office. Pero pag sinabi ni ma'am, nagkayos na kami, then well and good. Thank you. Masama man loob namin dahil gusto ko talaga may makulong dito. Ano magagawa namin kung ayaw ni ma'am? Pag walang reklamo, walang kaso. So until Monday, sir, tingnan natin kung... Okay? Sige, Monday. So ma'am, Monday babalikan namin kayo. Okay, ma'am? Okay? Sige, huwag niyo ibabaw ang telepono, ma'am, sir. Sir Kevin, ganito po. Ito pong si Ma'am Cha, after po ninyong magkausap po sa Idol in Action, sir, ano po bang napag-usapan niyo, Sir Kevin? Didemanda daw po kasi ako. Tutulungan po daw siya ni Sir Robin na demanda daw po ako. Okay. Nakakakot naman din po. Kasi syempre, kasi po yun, parang threat po sa akin na sinasabi ko naman po yung totoo ko. Kahit na gano'n, sinasabi ko yung totoo, threat po sa akin. Parang syempre, ayoko umabot sana sa gano'n po. Nakikiusap po ko kay siya na hanggat maaaring isettle natin itong problema natin sa family. Opo. Sabi ko, yun lang yung nakayaran ko, pasensya ka na. Kasi yung sahod ko, wala pa sa kalahati talaga actually. Sabi ko, dapat nga 5K yung, nandito naka-record yung mga voice messages namin. Yung mga chat niya, yung mga text niya. Kapag kakapagay mo ng sustento, laging may kapalit dapat na sex. Yan yung gusto mo, di ba? Yan yung gusto mo. Yan yung gusto mo. Huwag mo. Hindi ka to yan. Huwag mo idik-dik dito. Huwag mo ginagawa sa money. Schedule na ako ng meeting natin sa barangay niyo. Hindi, ganito na lang sir. Kayo po, tutulungan naman po namin kayo, kayo pong dalawa. Kasi kung kaya naman pong pag-usapan naman po ng maayos, gagawin po natin. Ma'am Cha and Sir Kevin, ganito po. Magsiset po kami ng paghaharap po ninyo sa barangay para doon po kayo magkita. Okay? Sasamahan po namin kayo para matulungan po namin both sides.
malaman din po natin, mas matakil pa natin po yung issue, magkaroon po tayo ng mga evidences. Kasi mahirap po na nag-uusap-usap po tayo like through social media lang po. And siguro for now, ceasefire muna po sa social media, wala po munang pagbabanta, wala muna pong pagpo-post. Never po ako nag-post kay Cha. And siguro sa ngayon sir, gawan niyo po ng paraan yung dun po sa sustento dun sa bata. Actually po, wala po akong palya sa sustento. May mga ano, walang palya sa sustento, Kevin. Huwag kang ganyan. Walang palya. Simula nung nasa condo pa lang ako, 'di ba? Hindi ka nagsustento. Isang beses ka lang nagsustento sa pilitan pa. Huwag kang sinungaling. Yan totoo, chat. Pero may evidences po kayo? May mga resibo po? What? Yes po. Kasi wala naman talaga yung sustento sa amin ng bata eh. Sa bata. Kevin, nung nasa condo pa lang ako, wala kang sustento. Gusto mo pa laging... Bakit? Nasa condo kasi may lalaki diba? Ka. Diba sinabi mo sa akin? Sabi mo, magsasak tayo, babayaran kita ng 4K, yun na din yung sustento ko sa bata. Diba yun yung sabi mo? Wala. Nasa condo ako, Kevin. Nasa condo ako. Ano sinabi ko sa'yo? Grabe ka naman. Nakababa sa sarili kanina. Pinapabo mo na ako. Sandali lang po, Sir Kevin. Oh, sorry. Nag-burst kasi ako eh. Kasi yung, alam mo yung nangyayari, nag-rage ako sa galit eh. Kasi hindi ko mailabas to sa social media. Kasi kahit pa paano, discreet akong tao. Hindi ko kayang ilabas kasi kayaan ang pamilya namin to. Naawa ako sa bata. Ganito po sir, karapatan nyo naman po yun. Pero syempre, sa part din po, ako po sir, babae ako. Hindi din naman po kasi maganda talaga na nambubugbog po at nananakit po kayo ng babae at ng lalo na po ng anak po ninyo. Tama po kayo na ano po yun, hindi siya maganda. Pero syempre, nagkakasakitan po kami dalawa. Hindi ko rin naman po ginusto ito. Natoprovoke din po ako. Hindi naman ako perfectong tao. Ano ka naproprovoke? Ang pinag-aawayan lang natin lagi, yung babae mo. Ganito na lang. May babae ka pang 2 years, diba? Relationship namin. May babae ka pang student. Pakitan mo yung mga neighborhood namin, sa mga tinyahan namin. Kung anong masasabi nila. Sandali lang po, ano, parehas po kayo nagsasalita. Ganito na lang po, susubukan po natin na magharap po kayo sa barangay, okay? Pero kapag hindi na po talaga ito na-settle sa barangay, that's the time na sasamahan po namin si Ma'am Cha na mag-file po ng kaso laban po sa inyo, lalo po't meron po siyang mga evidences, may mga pictures po siya, okay? Susubukan pa rin po natin na magkausap po kayo. Okay, pero pag wala pong nangyari Sir Kevin at napagdesisyonan po ni Ma'am Cha, tutulungan po namin si Ma'am Cha na mag-file po ng kaso laban po sa inyo, sir. Okay, sir? Okay po. Antayin nyo na lang po yung tawag ng reporter namin at para po magharap po kayong dalawa sa barangay at mas malinawan po tayo sa issue po ninyong dalawa. Okay. Ma'am Cha, willing naman po kayo na mag-usap muna po kayo bago po natin to itaas ng korte. Apo. Okay, willing. Good. Okay. Sige po, i-schedule po natin ha sa barangay po. Mag-usap muna po kayo bago po tayo mag-korte. Pero pag wala po talaga nangyari sa korte, mag-file po kayo ng kaso, sasamahan po namin kayo, Ma'am Cha. Okay po? Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Cha. And Sir Kevin, maraming salamat po. Thank you. Siyempre mga kapatid, mag-subscribe po kayo at siyempre pag nag-subscribe po, wag niyo pong kakalimutan yung bell button po sa gilid at may options po yan. Siyempre i-click niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga videos na ina-upload po namin araw-araw. Yan po. Yun. Yan. Sa ating YouTube channel. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action.